It's not easy to stay in the light if we have also dark form. What's the connection? For today's video, I am confident now to share some of my collections on the dark form of philodendron. It takes a lot of effort and time before bago ko ipakilala and kung paano ko sila inalagaan and how did they reach in this condition. Nandito sa garden ko ay itong red congo. Yan. Ito, male version ito, ang red congo. Meron din itong babae na version. Kaiba sila ng dahon. Masyadong matulis ang dahon nitong red congo. Yung isa, rojo congo, pabilog, circle ang leaves noon. Nung una ko tong kinuha is napakaliit, masyado tong maliit. Imagine, wala na naman, wala na yung leaves niya dyan. Maliit pa to, at least mga 2 leaves yung baby version katulad nito. Yan, parang ganyan pa siya kaliit. Yun, dahil nga klase ang red congo, pinagtiyagaan lang din. It is over 1 year na ang nakalipas, kaya yan, malaki na siya. Kapag nagtatanim ka ng red congo, kailangan naka-uproot ka. Parang climbing philodendron kasi sila, kaya need nila na nasa labas ang kailang roots. Nag-give pa siya, actually 2 shoots sana ito. Kaso lang, hindi na alaga ng isa. Oh, makikita nyo pa yung pinakaunang leaves niya. Yan. Masyadong maliit. Kahit maliit, pero look at now. Ito, mga 7 months, pero malaki. Importante din kasi yung dapat ang soil na meron sa pot is konti lang dapat. Then, mix nyo kung anong fertilizer na meron kayo. Dalawa yung sila. Soon, kapag naging giant na talaga itong red congo, then, mas nice kapag na-isolate yan sa isang area na wala siyang kaagaw. Itong dark lord. Pababa, parang triangle ang ano ni dark lord. Yan. Ito yung kanyang new leaves. Then, makapal ang kanyang leaves. Yan. At the back, yan yung makikita. Pag isang cut, nandyan pa nga yung kanyang sa original root. Isang one leaf lang talaga. Tapos, yun, nagigive siya ng isang shoot. Masyado maliit. Inalagaan lang. Kung magpo-propagate kayo nitong Dark Lord, mas mabuti if mas critical kasi kapag one leaf at saka kapag maliit masyado itong stock. For example, kung dyan kayo magka-cut, 'di ba? Masyadong maliit din, risky. So mas better kung dalawang leaves. Yan ito. Kung tingnan natin dalawang leaves dyan. So mas safe. Ito pinaka-trending to dati, ang pink princess. Kasi kung may pink, meron namang white princess. And ito mahirap din ito ipag-grow, especially dito sa environment namin. Iba-iba kasi ang location. Then iba-iba din yung kanilang adaptation sa kung paano sila nag-adjust environment. Luckily, itong pink princess is, meron talaga siyang pink. Then, climbing philodendron din itong pink princess. Maganda kasi tingnan yung mga dark for philodendron, naiiba sila kapag kahit saan sila i-mix. Kahit anong plants ang katabi nila, they will assuredly shine. Mabagal ang pag-climb nitong pink princess. Gusto din kasi nito ng katamtamang light. Hindi dapat
masyadong nainit kasi nasusunog. Hindi kayang mag-adjust ng leaves kapag colored. Ito colored black yan. Mas magbavarigate itong pink princess kapag nakatago siguro or mas shaded pa yung area. Then kung magpupropagate kayo, same lang sa dark lord. Be careful then, huwag naman tipirin kasi pwede naman 2 leaves at 3 leaves kasi ang goal is magpropagate yung mother plant. Yan, ang pink princess. Na yan, itong local na black cardinal. Bigay lang sa akin itong itong black cardinal. Dati, nung dinala ko ito dito sa garden ko, yan, meron niyang 3 shoots. And I was so happy expecting that mag-grow yung 3 yun. However, it did not survive. Isa lang ang nabubuhay. Yan. Mga 5 to 6 months na ito from the mother plant. Yan. At least, meron na siyang ilan yan? 2, 4, nagsisix leaves na yung shoots. We will wait for another 1 year para magiging same siya nitong yan, red Congo. Maselan ang pagpapalaki nitong black cardinal. Ayaw nito ng masyadong mainit. Gusto nila nasa shade area. Lalong-lalo to kasi black. Wala, mas darker ito kaysa nitong mga dark lord na meron pa silang parang green. Diba? Itong red Congo din parang green. Itong pink princess din. Itong dark, itong black cardinal, talagang black. Konti lang yung kanyang green. Mahal to sa market, pero ba't naman natin ibibenta ang plant if yun lang yung natatangin. Nakikita kasi natin how they grow then. It would be so hard to let them go also. I have this Choco Empress. And 1 leaf lang din ito nung pinapropagate. Pero ngayon, yan, zigzag or parang may cut ang nito. Leaves same nitong ceratum. Yan. Maganda ang Choco Empress kapag malaki kasi parang choco caramel. Kapag nag-take good care, siguraduhin hindi sila na-expose sa too much sunlight. We have varied choices kung anong klaseng buhay o kaninong buhay ang gusto natin always. I choose to take good care the life of plants. Through planting, there's life. My. This is Ken and thank you for watching.